Good morning, mga tao. Nasaan yung kuya ko ah? So for today's video, mag-renew tayo ng what? Ating rehistro. Dito tayo sa intersection papuntang C6 at bagong palengke, then Binangonan. Dito sa video na to, i-inform ko lang kayo kung may mga pinagbago ba sa pagpaparehistro ng motor. Tsaka kung siguro kung magkano na rin. So nag-check na ako dito sa Taytay branch. So open naman daw siya. Kaya dito ko na lang din na piling magpa-renew. Dami na ka motor, no? Motor naman kasi talaga yung abot kaya ng mga karamihan. Lalo na yung mga motor may ano, ang tawag yung installment kaya madaling kunin. Tsaka isa pa, kapag nagtatrabaho ka, mas madali siyang isingit sa traffic. Lalo na pag pumunta ka sa bandang Ortigas, talagang ano, bumper to bumper. Antindi mo rin. Ako ang sinakwento ko sa inyo to. Kumbaga malaki yung chance na kahit matraffic ka, makakagalaw pa rin yung motor. Medyo matagal lang dito kasi napakadami ng kotse. Siguro mga 3 minutes, ganun. Actually, ang ganda na nga na ito eh. Lumaki na yung kalsada. Nag-road widening kasi. Mga bikers na kabataan. Yan ang mga magandang hobby. Kesa sa puro cellphone lang, no? Samahan nyo muna ako dito sa sa traffic light. Oo nga pala, pag nagpaparehistro ko, inuuna ko talaga yung emission kasi yun yung kumakain ng oras eh, sa dami nung nagpapa-emission, kaya yun muna inuuna ko. Tsaka ang alam ko, ang ginagamit sa pagpaparehistro yung Xerox ng ORCR, kaya laging nakaready na yung ORCR ko na Xerox. Ewan ko lang ngayon kung may pinagbago. Dinadala ko rin kasi yung original para ano, in case of hindi mabasa yung Xerox, may reference pa rin sila. Gusto kasi hinihingi yun eh, para to, ano, ma-check nyo lang mabuti yung mga details ng ano, CR. So ako naman, dahil wala pang plaka yung ano ko, yung motor ko, MB pa lang. Ang ginagamit kong ano, palatandaan ng expiration, eh yung pinakaunang rehistro, kung anong date niya pinarehistro. Ewan ko lang sa iba, no? Parang ang ginawa ko na lang, ano, common sense, kung kailan mo pinarehistro ng nakaraang taon, yun din yung expiration, syempre 1 year. Maganda talagang tulong to naka-helmet ka kasi ano, hindi ka mahihiya mag-vlog kasi Di na nila naririnig yung mga sinasabi mo sa loob ng helmet. Eh yung dati nagbike ako, narinig na mga tao yung mga sinasabi ko. So ayun na guys, gumalaw na rin. Years later. Yon. So dito tayo pumunta sa papuntang Binangonan. Grabe, ang haba na nung pila. Mm-hmm.
Santi Polo dapat ako magpaparehistro, eh na-check ko nung nakaraan. Parang sarado. Parang lumipat ata sila ng branch, ewan ko lang no. Bola lang yan. Doon kasi ako sanay magparehistro tsaka mabilis doon. Basta may emission ka na, yung process nila, ang bilis na. Alam ko sa bandang gasolinahan yun eh. Ayun. Medyo maaga-aga tayo no, alas 7 pa lang kasi. So yun guys, balikan ko na lang kayo. Motor, nagbibigay ng tent, nado doon sa may kanto ng... Ah, nagbibigay na ng per, nado doon sa may tent. Ah, sa lahat po. Yun guys, salamat sa nag-a-assist. Mission na kaya ako. So yun guys, balikan ko na lang kayo. Update ko kayo kung ano mga pinaggagawa ko sa buhay. Bye bye. 1 hour later. So yun guys, nakatapos din tayo. Mahigit isang oras ang inabot natin. Kasi mga 10 motor pa lang kami dun. So yun guys, maganda yung process nila. Very convenient. Customer friendly kumbaga. Kumbaga ang unang ginawa is ano, kumuha ng number tapos diretso sa ano insurance. Then babalikan mo muna insurance maya maya. Diretso ka muna ng emission. Tapos pagkatapos ng emission stencil na. Tapos pagkatapos ng stencil diretso ka na ulit sa window. Will you please repeat it? So alam nyo naman yun, mga window guys. Tapos yun na, kunin mo na ulit yung insurance na pinagawa mo. So yun lang, ganun lang kabilis, very convenient. Tapos ang inabot ng ano ng gasos lahat, suma total mga almost 818. Kasi yung kayo na bahala mag-compute ha, kasi di tayo kagalingan sa math. Kumbaga ang insurance inabot ng 650. Then ang emission is 550. Tapos ang pinaka-registro is 530. Tapos yung kayo nang bahala mag and then may Xerox naman sila doon, ipapa-Xerox mo. Yun. Mga umabot ng yun nga, 118. So ngayon na hanap naman tayo ngayon ng makakainan. So gusto ko Batangas Lomi. So may alam akong kainan dito sa Taytay na nagsaserve ng Batangas Lomi. Authentic siya kasi ang alam ko ang may-ari is taga Batangas talaga. Buti naman at napakabilis ng proseso sa Taytay yung ano, LTO. Hindi na ako nag-video dun. Diretso labas na. So yun guys, pabunta tayo ng Taytay Bayan. Oo nga pala guys, paalala ko lang bago kayo pumunta ng LTO o magparehistro, i-check nyo na mabuti yung mga ilaw nyo, busina nyo, kasi mahigpit talaga. Tapos, sigurado nyo yung gamit nyong pipe is stock. Kasi ano, talagang babalik ka kapag hindi yun ang ginamit mo.
So balik tayo dito sa tulay ng tagpuan. Hindi ko alam tawag dito sa tulay na to. Ah, alam ko na, naalala ko na. Hindi alam eh, tapos naalala eh, no? Barkadahan Bridge. So ang ganda lang ng Barkadahan Bridge, no? Kasi pinalawak. Kinakabahan ako kasi bago ako pumunta ng LTO, hindi ko na-check yung mga lights ko. Eh, yung motor ko almost 5 years na to. Kaya hindi ko alam kung kung okay pa ba yung mga nasa likod. Pero pag ano naman, nasisipat-sipat ko naman. Ang karamihan nung pinabalik kanina, yung mga sira na yung brake light. Ayun, balik sila. Grabe, nakakahingal na. So, matotal, ano, maganda rin kahit medyo costly. Kasi yung sa Antipolo, ang alam ko, ang nagastos ko mga 1.6. So, nag-additional lang siguro ng mga 200. Pero ano, yung convenience talaga, kasi nandun na lahat. Ando na insurance, ando na yung emission. Kumbaga, ano na lang, susunod ka na lang sa process nila para matapos na yung pagpaparehistro mo. Kaya okay na okay din. Walang hassle kumbaga. Ang nakakalungkot na katotohanan, wala pa rin akong plaka. Limang taon na yung motor ko. So sana, sa mga susunod na parehistro, makuha na natin. Pero okay lang din naman kasi accepted naman yung MB file. Basta naman may MB file ka, parang ano na rin yan. Substitute sa, ano, plaka. Yun, oh. Mandar din. May liliko. So yan lang guys, ito ko na tataposin yung video ko. Kasi na-accomplish naman natin yung ano, yung pinakapakay natin, yung magparehistro. So huwag na kayo sumama sa Batangas Lomi. Ite-take out ko na lang. So yan lang guys, maraming salamat. Bye-bye.